Magsitayo po ang lahat. Jesus Nazareno, ang tatapunin ang labin sa'yo, hindi ang kalang nagpagsama ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, anak pang noon, ang sino mananig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po ang Jesus Nazareno, ang tatapuri alay ang sa'yo, hindi nang dalang at pagsamo ng bayan mo. Iba po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat at sumairin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang kanyang muling pagkabuhay ang ating kaligtasan. Ang kanyang muling pagkabuhay ang ating pag-asa. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa tahanan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya at masagip. Dinggin mong aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas nang dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinikilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inuunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan
ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli siyang buhayin ni Jesus. Ito ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng Poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inilulukluk ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod na Poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako
at isasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa gitna ng maraming mga pinagdaraanan natin at hinaharap sa buhay, napakaganda ang mensahe ng ating poong Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Diba't napakaganda? Kaumpisa pa lang ng araw, ang kanyang paalala sa atin, huwag kayong matakot. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Mukha bang nakakatakot yung katabi nyo? O baka ikaw ang mukhang nakakatakot sa sobrang pag-aalala mo? Lagi ka nang nakabusangot. Sobrang pagkabalisa mo, mainiti na ang ulo mo. Mabilis ka nang magalit. Kaya nadikitan ka lang, iba na kagad. Kaya maganda, ang ganda ng paalala ng Panginoon, huwag kang mag-alala. At ang katumbas noon, ay manalig kayo sa Diyos. Kung gusto raw po nating mabawasan ang pag-alala, maibsan ang pagkatakot, manalig kayo sa Diyos. Kaya sa kabila naman, sabi mo sa katabi mo, manalig ka sa Diyos. Kapag daw tayo nananalig sa Diyos, hindi lang nawawala ang pagkatakot, nagiging handa pa tayo sa pagpapala, awa at himala ng Diyos. Kaya daw hindi agad-agad makarating sa atin, kaya daw hindi agad-agad makita natin ang biyaya ng Diyos, nabubulagan tayo sa pagkatakot at hindi lumilinaw ang ating puso dahil sa pananalig. Pero sa totoo lang, nag-uumapaw na ang kanyang himala. Inaalok na niya ang kanyang biyaya sa atin at nais na tayong pagpalain ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Kaya ang handa na sa himala, ang handa na sa pagpapala ni Jesus sa Sareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Alam niyo raw po, may dalawang uri ng tao na nagpupunta dito sa Quiapo.
May dalawang uri daw ng deboto na lumalapit sa Nazareno. Yun daw taong punong-puno ng pag-alala. Siguro ngayon, may mga taong ganoon, punong-puno ng pag-alala. Nag-aalala ka sa sakit mo, sa sakit ng asawa mo at anak mo. Nag-aalala ka sa trabaho mo. Nag-aalala ka sa anak mo. Nag-aalala ka sa darating na exam. Nag-aalala ka kung may pang-matrikula ka pa sa anak mo. Marami tayong inaalala. Kaya nga't di lang minsan nakakakita ko ng mga debotong maluha-luha na. Deboto na damang-dama mo yung balikat, bigat na sa pasang krus sa buhay. Punong-puno na ng pag-aalala. Kaya nga siguro, maagang-maaga pa lang, gumising ka na at nagpunta dito sa Quiapo. Dahil gusto mong ilatag sa paanan ng mahal na Senyor ang iyong pag-aalala. Ang ikalawa daw uri ng deboto ay yung mga taong puno ng pag-alaala. Pag-alaala. Ito daw ang mga taong kaya bumabalik dito, inaalala nila ang kabutihan ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Kaya nga, di ba, paulit-ulit tayo dito sa Quiapo, ang ating hiyaw at dasal, walang hanggang pasasalamat. Nagpapasalamat tayo dahil inaalala natin gaano naging kabuti siya. Nung isang araw may lumapit sa akin, Father, nagpapasalamat po ako sa kanya. Nung wala na akong makapitan at akala ko wala na akong pag-asa sa buhay, dinala po ako dito sa Quiapo. At nang aking ilahad sa kanya ang aking mga inaalala, doon ko naranasan ang kanyang pagpapala. Meron pong lumapit sa akin matapos ng isang taon, hindi ko na ho maalala dahil nung isang taon pa raw siya nagpunta rito, bumalik at sabi niya, Father, pabasbas po uli sa kamay ng Nazareno, gumaling na po ang anak ko. Nung isang taong dumating kami dito, puno kami ng agam-agam. Nung na-discovering may cancer po siya at hindi namin alam kung maitatawid pa ho namin siya. Pero nandito po kami uli, inaalala namin ang kanyang kabutihan. Natitiyak ko, marami pang kwento kayo pong mga deboto nagbabalik dahil inaalala ang kanyang pagpapala at awa. Kaya nga mga kapatid, napakagandang pabaon sa atin ngayong araw na ito na upo dumarating ang araw, dumadating ang panahon para tayong binabayo ng mga alalahanin. Punong-puno tayo ng mga pag-aalala sa buhay. Sa mga pagkakataon daw ganun ang ating nararanasan, punong-puno ng pag-alaala, punuin din natin ng pag-alaala. Magkaiba daw po yung pag-aalala sa pag-alaala. Dahil pag sinabi daw nating pag-alaala, inaalala natin na sa panahon, hindi niya tayo binigo. Narinig natin sa unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, si Pablo, ipinapaalala niya sa mga tao, oo, ipinako at pinapatay si Jesus sa Sareno. Oo, pinahirapan siya, tinalikuran siya, pinagtulungan siya. Pero huwag natin kakalimutan
nabuhay siyang maguli, nagtagumpay siya. Yun ang nagpatibay ng loob kay San Pablo at yun ang nagpalakas ng loob para dumami ang mga Kristiyano. Inaalaala nila, tinandaan nila ang kwento ni Jesus. At gayon din ang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, aalis ako, kaya nga't nalungkot ang mga alagad, para bagang iiwan ko kayo. Siguro nga minsan, pakiramdam natin para tayong iniwan na ng Diyos. Para tayong iniwan na ng swerte. Dahil panay pagsubok na lang. Pero sabi ni Jesus sa sareno, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At tandaan natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ano sabi ni Jesus sa sareno? Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Opo, may krus. Opo, may pagsubok. Pero huwag nating kalimutan, alalahanin natin lagi, muling nabuhay si Jesus. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Alam niyo raw ang taong nawawala ng pag-asa, ang taong sumusuko na sa buhay, ang taong hindi na magiging handa sa pagpapala ng Diyos, sila yung mga taong makakalimutin. Dahil nakalimutan nila, hindi nila naalala na ang Diyos magtatagumpay anuman ang mangyari. Na si Jesus Nazareno, maaasahang tunay. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito, sana mas mataas, mas marami yung pag-alaala kaysa sa pag-alala. Timbangin mo ngayon ang puso mo. Ano mas mabigat? Yung pag-aalala, yung pagkabalisa, yung pagkatakot, o mas matimbang, mas mataas yung pag-alaala. Ang tunay na deboto, mas malakas ang pag-alaala. Ang tunay na deboto, bagamat minsan binabayo na ng maraming problema at pagsubok, hindi niya nakakalimutan, anuman ang mangyari, magtatagumpay si Jesus Nazareno. Magtatagumpay ang mabuti, magtatagumpay ang tapat, magtatagumpay ang kumakapit sa Kanya. Kaya nga tuwing tayo'y nagsisimba, ang tawag sa misa ay pag-alaala. Inaalala natin ang sakripisyo ni Jesus Nazareno. Inaalala natin na kasama natin siya tuwina. Inaalala natin na puno siya ng awa at pag-ibig sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami. At inaamin namin, marami sa amin ang puno ng pag-alala. Marami po kaming pinagkakaabalahan, kinakatakutan. Balisa po ngayon ang aming isip at puso dahil sa mga pagsubok na dinaranas. Pero mahal na pong Jesus Nazareno, huwag mo pong ipahintulot na kami matalo ng aming pag-aalala. Sa halip, mapuno kami ng pag-alaala. Sapagkat ipinakita mo sa kasaysayan, hindi mo binibigo ang mga sumusunod sa iyo. Nariyan ka lagi sa mga nananalig at tapat sa iyo. Kaya nga't
nandito kami ngayon, hindi puno ng mga alalahanin. Narito kami ngayon, puno ng pag-alaala sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Sapagkat alam namin, hindi mo kami pababayaan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus na naganda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating tugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan, manalangin tayo. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Tahimik nating idulog sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpasawalang hanggan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalang kayo mga kapatid upang ating pag-aalay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo't kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan. At ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawaan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga ako, napupulong ang langit at lupa, nakapakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang aming ito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan rin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ay mga anak ng Diyos, kaya lagi nating inaalala ang Kanyang kabutihan at awa. Kaya't atin ngayong awitin ang Ama namin. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga pagkakasala. Patawad po kung kami nalulunod na ng aming mga pag-aalala at kami nagkukulang sa aming pag-alaala sa iyong kabutihan at katapatan. Linisin niyo po kami, Panginoon, patatagin niyo po ang aming pananampalataya at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalud po ang lahat. Narito si Jesus sa Sareno, ang hindi makalilimot sa atin, ang daan, katotohanan at ang buhay. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sayangin, pag-aalay.
ng mamungat-mungamoy panatilihin. Umayo ka't mamunga ng masagana. Kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inamusa babaan ang kaibigan, mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yari, mag-aalay. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi, na pangungunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin po sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din po tayong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESE subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod po rito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag po sa mga sumusunod na numero na makikita sa inyong LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations. Patuloy po ang ating pagpapagawa sa ating Adoration Chapel at Baptistry. At sana marami pa po mga deboto ang tumulong. Salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Kapag may nasusunugan po, lalo na ang simbahan ng Quiapo, ang isa sa unang tumutugon at nagdadala ng tulong. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Napakaganda po ng altar natin ngayon, napansin nyo. At sana ang kagandahang nasisilayan ninyo ay sumalamin din sa kagandahan ng pagpapala na ibibigay sa inyo ng Poong Nazareno. Sana marami pang debotong ikasal dito para mas marami ang maggayak ng ating simbahan. Ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno ay hindi lang panay alalahanin ang nasa puso, bagkos mas puno siya ng pag-alaala sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang alaala ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.